We will respect human rights as personal belief. Ano? Diyos lang ang may karapatan kumitil ng buhay. Note, at hindi tayo papayag sa kung sino mga individual ang aabuso. We will support the war on drugs in a manner that it is within the bounds of the law. No? And interests of people will be protected. Not only interests, but their rights will be protected in our own little way as local chief executive. But we will never, ever tolerate anybody, including our friends, no? Or mga known personalities, mayaman, mahirap, ha? Banyaga, lahat sila papanagutin natin sa mata ng batas kapag ka sila'y nagkasala. Yan ang garantiyang pwede nang asahan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Manila. So yung PNP leadership kasi ang message nila sa mga pulis nila, kapag tinutukan ka, pagtanggol mo sarili mo, barilin mo din. Ano po yung message sa mga pulis nila? Ang nasa batas, kapag ka inilagay ka sa alanganin ng suspect na hinuhuli mo, ay may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Yun ang sinasabi ng batas. So, always remember that uniform personnel like police was trained to have high tolerance but through we care for them. Siyempre hindi naman pwede margabiado yung mga alagad ng batas na nagpapatupad ng batas. So tayo, hahabaan nila ang pasensya nila at aralin nila maigi yung sitwasyon. But at any given rate, we will not tolerate abuse on both sides. Ano naman yung promises sa mga polis para hindi na, para meron naman silang incentive para gumawa ng maayos na trabaho? Ay basta tayo, ibibigay natin what is due to them in support ng local government sa national government. As you can remember, PNP is Philippine National Police. So, ang kaya ng lokal ay supportahan yung other logistical needs ng ating mga polis. So, we will do that in our own little way. Will we see less killings in Manila, sir, under your term of election? Well, we cannot say that, no? Dahil baka naman mamaya may mag-abuso. Mga enterprising individual. So, we really have to be very careful in addressing this. So, the least thing that we can do is not the abuse should not excel in Manila. Rights should be protected at both ends, the criminals and the enforcers.